Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. In today's video, mag-review na naman tayo ng panibagong character. This time, Gladiator yung character guys. So nakikita nyo naman si kaibigan nating Jolene Cujo. Shoutout sa inyo. And shoutout sa buong guild ng War Gods. So eto si kaibigan nag-mail sa atin and gusto niya ipa-review yung build niya sa character niya. So GL to guys. So isa to sa mga paborito ko, no. Ayun. So nakakatuwa at merong GL na nagpa review ng item. So if you're new to this channel, you know the drill guys, mag-subscribe and then click niyo yung bell icon para lagi kayong notify. So umpisahan na natin. So check natin Gladiator level 200 o VL31. So shout out ulit kay Jolene Cujo. So ito na siya. So dito ang ganda ng build niya, no? Colorful. So mag-start tayo sa kanyang setup. So ang AP 98 and ang DP niya is 11,234. Yan, nakikita niyo naman sa screen. So let's start with the earring. So dito sa build niya hybrid to. Kasi nakalo tapos nakabampirik. So hindi ko ma-predict sa ang edge nitong character pero sa nakikita ko, all goods naman. And tingin ko hybrid talaga to kasi lost tapos naka vampiric earring eh. So pwedeng pang war, pwede ring pang dungeon. So start tayo sa kanyang earring, naka BOE 7 or vampiric earring 7. And naka chaos upgrade 10. So dito wala namang cons or pros. Yung earring na to guys, ito kasi ubod ng mura sa AH. And then kung makakita kayo ng ganitong may other additional or other stats na kayo sa upgrade, much better. Pero sa end game, kung mag-end game na sa kaibigan, kailangan niya itong palitan ng vampiric earring plus 9 kung farm type pa. Pero kung hindi naman or hybrid talaga yung i-build niya, isang vampiric at isang defensive. So pwede naman yon hybrid. Kasi dito ang accessories niya kasi naka arcana of law. So sa guardian kasi usually damage reduction. So dito sa kanyang BOE plus 7 enough na to. So pwede na yan, pwedeng na yan. Wala nang irereklamo dahil naka upgrade 10 yan. So kung gusto niyo naman tanggalin ito, pwede naman. Magmamampirik earring plus 9 siya, tatanggalin niya sa kanyang upgrade na yan. So pwede naman, gagamitin niyo ng seal stone. Ililipat nyo dun yung stats. Let's go with the Carnelian. Naka plus 10. So ideal na to guys. Kasi kung ipa plus 11 mo naman to, HP restoration lang yan. Magiging 10%. Lahat yung madadagdagan ng konti lang. So hindi naman ramdam. Pero Carnelian plus 10 is the best or ideal accessory na plus ang bibili nyo. Kung bibili kayo ng gawa na, plus 10. Plus 10 talaga, plus 10, plus 11. Or kung talagang tiyagaan kayo, i-plus 12 nyo na para kahit mabagal ang bili, at least plus 12 na. So let's go with the bracelet. So naka-penetration. Wow. So pinaghirapan niya itong build na to, no? So nakita ko, okay. Not bad for the stats, no? Pero ang habol ko rin kasi talaga dito, wala akong pakialam sa stats. Tinitingnan ko yung penetration kasi mahirap makakuha ng ganyang stats. And then chaos upgrade 10 over 20. So kung mapansin nyo lahat dapat na chaos upgrade 10. Kasi yan na talaga yung parang standard na item kapag bumalik kayo ng gawa na. So make it sure na chaos upgrade 10 na. Halos kalahati na nung chaos upgrade series nung item. Ngayon ito 10 over 20. So yan na yung dapat na bilhin nyo. Sa kabila, on the other side, siguro ang hinabol niya dito stats kasi naka CDI9 tas CDI2. Tapos naka chaos upgrade 7. So medyo nakinapos lang tayo dito. Pero kung ito naging 10 over 20, all goods na talaga to. Kasi magiging same stats sila na itong dalawang to. So as of now, wala naman tayong reklamo. Basta may penetration guys, yun yung importante dyan. May penetration. Kung gusto mo makakuha nun, pwede ka naman magcraft. So magpapakamatay ka lang ng ilang item, previous at saka Sienna na material. So let's go with the helm. Ito medyo nakikurious ako sa helm. Shadow type, pusta ako, 3 slot to. Oh ayan ha, 3 slot. Dito siguro
Ito ay ipipredict na natin. Kung ito walang CRI sa weapon, maglalak to itong ano na to, itong character na to. Kasi mostly ng gladiator na nakita ko, ang helm nila kung naka shadow titanium or naka shadow steel, naka dalawang CRI. Tapos critical rate din yung ano, yung epic option. So tatlo yun. So doon pa lang boom strike ka na. Kasi ang gladiator locking nito is ano eh, critical rate. Kailangan niyo talaga ng critical rate dito sa character na to. Pero sa nakikita ko, all goods naman to, plus 20 niya na lang siguro. Or may balak siyang i-plus ano to. I-plus iba pala, itaas yung ano nito. Pwede naman siya magano eh. Mag Sig Metal. Dahil yung ang mahala naman sa Sig Metal ngayon sa Andromeda is yung slot extender, hindi yung critical rate option ng armor ah. Kasi 100M na lang yun eh. Kung titingnan niyo ah, kung hindi kayo tumitingin ng option scroll, guys, ang armor option scroll na CRI is 100, nasa 100M na lang naglalaro. Tingnan niyo yung AH. So, ito best na to, okay na to. Basta ang predict ko dito, ang weapon nito walang CRI. So, let's see. Then sa kanyang Orpedia amulet, so ito yung pinakaiba, guys, yung pink at saka yung yellow na dinisis ko last upload. Yan o, MCR1 din yung mawawala sa inyo, sayang din yun. Pero ito, wala na akong reklamo rin dito. Dahil tingnan nyo guys, ang CDI nito 10%, tapos may amp na 2. And then nakakayo sa grade 10 over 20. Wow, ideal na to. And sa budget, pasok na pasok to sa budget nyo, kayang-kaya nyo i-farm yung pambili nyan. Basta pagbibili kayo, may plus 10 sa ilalim or nakakayo sa upgrade na. Para hindi na kayo magana, magtatangka na maggumamit ng converter pag nag-pill, iyak. So, bumili na kayo ng gawa na para isa dalawang bili lang, satisfy niyo yung character ninyo. So, let's proceed sa Ember Charm niya. Plus 3, no? So, dito, medyo nalito ako. Naka-low siya dito. Naka-Ember, tapos naka-Vampiric. So, possible niya hybrid to. Pwede pang farm, pwede rin pang war. Pero GL, walang pakialam yan kung pang war o pang ano. Basta kakata yan. So, let's jump with the Astral Bike. So, wow. So, sa CRI, yung wala sa helm, kinuha niya sa blue bike. Pwede rin tong option na to. Pwede to. And, ito is balance na option scroll para sa bike. Kulang na lang nito is converter at i-plus 20 tapos extreme upgrade. Para sure wool na wala nang palitan yan. Papalitan nyo na lang siguro kapag nakapag-farm na siya ng tama at tatalo na siya sa QW7 na may penetration. So, matagal-tagal pa yon, mahaba-habang farm yun. So, dito naman, let's go with the Furious Effector. Ng Effector, hindi naman ganun kataasan din pero maganda na yung stats. All stats yan, no? And then, sa Bloody Rask. So, dito, attack plus 60 pero yung iba, attack lang kinukuha, hindi tinitingnan yung ilalim. Yung maximum defense na times 108%. So, sooner papaliwanag kaya kung bakit may ganyan yung ano, gladiator. So next will be our unbreakable. So may resistance sa critical damage, skill amp at saka damage reduction. Wow, pwede na to. And then rage shield. So sa rage shield niya, ang ganda na rin ha. Maximum defense niya is 105% pero absorb damage 3850, damage reduction 70. So not bad for rage shield kasi medyo ano na to, OP na tong isang to eh, kasi pwede kasi sa mga party. Sa party member ha, hindi sa buong party, party member. So para ano siya, immunity. So let's go with the epaulet. Sa epaulet, Arcadium. So dito medyo may cons tayo dito. Pwede na siya mag-up ng Palladium dito eh. Diretso na, Palladium or Demonite. Pero Palladium is the most suitable para dito. Dahil naka Sig Metal and then Shadow Titan pa yung head niya. So, tasan mo na to, kaibigan. Tasan mo na to. Pwede mo na i-Palladium to. Ibenta mo na lang to kasi mataas pa rin ang value naman yan kasi fighter. So, ilan ba ang fighter or may mga character na may sword? FB, BL. So, madami. Pwede na lang gamitin yan. So, sa'yo, ang advice ko lang is ito, Palladium mo na to. Masakayan ng Alts lang. Or, kung kulang, i-farm mo muna.
or i-maximize mo yung bili mo nito and then palitan mo in the future. Sa accessories, wala na akong sasabihin dyan dahil yan talaga yung, yan ang standard. Kung bibili kayo ng accessories, make it sure na plus 10 and 11 or 12 kung kaya mo, kung kaya ng ano nyo, ng alis nyo. So, dito wala na tayong reklamo dyan. Ideal na yan. Kasi ang susunod na bilhin nyo dyan is plus 18 na. So, yun, medyo madugo din yun. Sakit sa bulsa nun. Pero, plus 10, ideal na to guys. Wala nang reklamo dyan. And mahirap mag farm ng pambili niyan. So, kailangan niyo na ganyan yung ano niyo. Bilhin niyo pag gusto niyo na gawa niya. And then sa kanyang brooch naka low. So semi pa rin talaga penetration CDI at saka all skill arm. So mostly PVE. Etong ano, etong ginawa niya dito. Kaya nalilito na ako. Kasi naka-brooch low siya dito tapos penetration PVE as naka low. Tapos sa kanyang earring naka-vampiric. So medyo ayun lang, nalito na ako. Pero yun. Pero dito okay na to, hybrid naman kasi ang GL talaga. So kahit walang item yan, masakit ka rin bumawas yan kasi may BM3 pa. Let's go with the weapon dahil na plus 16 plus 20. Wow. Oh, see? Sabi na eh, yung ano nito, yung weapon since na masters naman, so may critical rate na rin. So no need na pala for 3 slot ng crit rate sa head or kumuha ng option na may critical rate sa head. Dahil dito pa lang naka-master sig metal chakram na to. So plus ano na to? Plus 10% na si Arahi na to. So wala nang reklamo diyan, guys. Wala na rin ang ire-reklamo diyan. Ang end game na lang siguro nito dahil naka-masters na to, pwede niya na i-plus 20. And then yung extreme upgrade and then divine level. So katulad nung kaya no. Kay yung ni-review natin kagabi na Force Archer. Halos same lang. Tapos yung kanyang divine level nasa 7 over 15. So kung kaya niya pang ihirit yan, so much better para tumaas-taas pa rin yung stats. Kasi kung titingnan mo, kung i-compare mo yan sa Arcadium na ganyan din ang setup or naka-craftsman, malayo na kagad yung difference nila. Pero dito, kung ako pa mabibiliin, mas mura na kasi ang item ng Gladiator eh. Lalo na kung sa segment ang kukunin ninyo. So let's go with the other hand. So ito naka-craftsman. Kung mapansin nyo, walang CRI dyan. Pero may CRI ito dahil masters yung item. Pero dito sa kabila, wala yan. All skill amp yan. Pero naka 10 over 15 na divine level. So not bad. And then yung extreme upgrade, siguro i-3 over 3 na lang. And naka plus 20 na to. Wala na talagang reklamo dito. Sa epic boost na lang siguro. Epic boost na lang para sagad-sagad na. Yung CDI mo 48%. So, masakit-sakit na to. So, dito pag na-combo ka nito, wala na sigurong tayuan din. So, yan yung current niya na weapon, no? Dalawang ano yan, chakram. So, dito masters. Ito, plus 20 mo na to kung kaya mo. And extreme upgrade mo na lang, tsaka divine level. No need na para magpalit ka pa ng item dahil ang daming stats niyan. So, i-secure mo na lang na golden item to. Kasi pag binenta mo to, nako, tiba-tiba ka rin dito. So, yan. I-maximize mo muna tong gamit ng dalawa. So, next will be our suit. Sa suit na Craftsman Sig Metal, plus 16 na GL. So, GL kasi hindi rin pinapansin talaga to, pero ewan ko ba sa mga player. Pero ito, naka-Craftsman, and 15% yung amp. Wow. And MCR 2%. So pwede niya na 3 slot. Sagad niya na to. Ay, di na siya kumuha ng Arcadium eh. Pero kung makabili siya ng Arcadium na ganito rin, Craftsman din, much better kasi mas mataas ang defense nun. Or Palladium. Demonite, malabo pa yan. Palladium, pwede pa. Pero malamang hindi Craftsman. Pero kung dito, kung ganito yung item, ganyan na lang bilhin nyo. Pwede na yan. Basta make sure na plus 15 or plus 14. Malapit sa plus 15 para gamit na lang kayo ng perfect core na high para ma plus 15. So ayan yung current nya item guys. So pwedeng nyo gayahin yung mga gusto mag GL dyan. Ewan ko lang talaga kung may gusto pa mag GL no? Pero yan sa GL ito yung ano item talaga. Pwede nyo maging ano to basis ng pagbibuild. So let's go with the boots. Sa boots nya dual amp 12 burst, plus 12 pala out radius Arcadium. So dito wala akong reklamo pero
sayang yung isang slot. Kung nakakuha siya ng 2 slot na Acridium tas plus 12 at dual amp, yun pwede pa, maganda-ganda na rin yun. Kasi in the future, kung magawa niya lahat ng stats same with the weapon, yung mga upgrade divine level na yan, extreme at saka epic boost, mas may pakinabang kung 2 slot. Pero ito, sooner or later papalit na niya to. And kung magpapalit yun ito na ganito din, make it sure na Palladium or Demonite. So yun, pero ito wala na. Kung ito lang talaga yung kaya ng pamalit dito sa boots, mahirap kasi makahanap ng boots din ng ano, GL, kasi gagawa ka talaga dyan. So milagro din ang gagawin mo dyan bago makukuha nyan. And sa gloves, sa gloves naman same with the boots, so pinartner niya na no, Arcadium pareho. So ayan, pero all goods naman. Kung ganito yung kaya ng budget at talagang hirap pa mag-farm, ideal na tong dalawa. Basta make sure na plus 12. Dahil kung ipa plus 10 mo lang yan, hindi naman masama yung defense. Mataas din naman. Pero kung ipa plus 10 mo, mag-Palladium ka na lang. Tapos ganyan din yung stats. Kasi medyo mataas ang Palladium eh. Pero kung ano naman, kung may kaya-kaya ka na, go with ano na, Demonite yung pang farm lang. Wag yung ano, wag yung pang sagasaan. Pang farm lang, pwede na yon. 200M makakabili ka na nun, Demonite. O ayan, sa gloves and boots, eto kailangan nyo ng improvement dito. Medyo tagilid tayo dito sa dalawan to. Pero since defense naman ang hinahabol pa, so pwede na to, pwede, pwede na to. Hindi, naka-tempus na to, 7 over 12. Wow, pwede na, pwede na. Maganda na to guys, maganda na. And sa kanyang Awaken Tyrant, naka 7 over 12. Oh, not bad. May seal stone naman kapag pag inihawan niya yan. And meron na siyang critical ring. Ay, ring of luck pala, sorry. Ring of luck plus 3. So, 17% na CRI. And then, critical ring plus 2 na naka 8 over 12. So sa rings, wala akong masabi dahil 7 over 12 kayo sa upgrade. Mahal yan sa totoong pera at ALS. So kung nakabili na siya or siya mismo gumawa niyan, good job. Kasi mahirap mag kayo sa upgrade sa ring. Masasaya yung converter nyo. Kung makabili kayo, make it sure na meron ng basag or kung 10 over 12, kaso mahal talaga yun. Baka umiyak ang bulsa nyo dun. Medyo mahal yon, pero kung tsagayin nyo lang na wala mo ng chaos upgrade, much better. Para makapag-isip pa kayo ng pagkukuha na ng chaos upgrade. So dito, ito lang naman ang cons na nakita ko na pwede pa sa upgrade or improvement. And then sa kanyang weapon, hindi ko lang sure hanggang saan niya gagamitin ito, no? Pero kaya nito mag B3F. Itong build na to, kaya to. Tapos yung suit niya, kung kaya niya na yung plus 20, plus 20 niya na. And then extreme upgrade, divine level, go niya na yan. Wala na palitan ng suit. Sa helm, marami siyang option ng helm. So kung ganyan yung stats ang gusto niya, pwede siyang tumalon na ng Demonite. Tapos 2 slot muna na CDI muna. Sacrifice siya ng 8% na CRI. Kasi may CRI naman siya sa rings eh. Tapos may CRI pa siyang kinabit sa bike. So yun. And then sa costume, so ito yung current costume niya. Wow, Frozen Zombie. So naka resist critical rate, attack, tsaka MSA. Wait lang, napaisip ako dito ah. MSA. So ito lang, di ko alam kung mali or di ko alam paano niya ginawa to, pero nagtataka ako MSA. Pero ano to, siguro temporary slot lang para mabutasan niya for AP. Then sa kanyang vehicle at saka wings, wala pa. And then sa suit, agent, 3 slot guys. So possible palitan lang naman to. Ginawa niya lang appearance itong isa. And yung stats kinawa niya dito sa isang to. Pero kung ito gagawan niya ng stats, tataas yung AP niya, magte 10,000 yan. So yun. Sa others, nakatatlong Cube of Union. So, not bad for the Cube of Union. So, dito, ang nakikita ko bakit may mababa AP pa nito, kahit OBL, collection, runes, blended, wings, at saka ano,
Teka, wait. Nasaan na yun? Wings. Saan ko ba nakita yun? Ayun. Wings, AP, Wings pala, sorry. Wings, runes. Tapos yung upgrade niya. Hindi ko alam kung ano upgrade nito, no? Collection, at saka yung other stats sa collection. Kailangan niya kumuha ng collection ko nito. Kailangan niya nito. Ito, yan. Kailangan niya yan. May dagdag yan, guys. So, STR plus 3. Kapag tumataas kasi yung additional stats niyo, tumataas din ang contribution yan. Overall kasi yan. So, mostly yan ang kinukompleto agad nila. Ito. Yan, kung mapansin niyo dito sa stats natin, punta kayo dito. Yan, may plus 22, plus 22, plus 21. So, dun yun nakuha. So, sa kanya, ang meron pang nakikitang 4 improvement pa, kaya mababa pa yung AP yan, 10,000 yung AP niya. So, yung pet, meron level 11 na yata to 20, itong pet niya. So, yun yung i-consider nyo. Yung pet, option converter para doon sa bike, tapos wounds, blended, at saka yung essence, and wings, yung level ng wings, ha. Tapos yung last is yung ating collection. So overall, all goods na to, guys. Kung naka-obil kayo, all goods na to. Pwede nyo kopyahin to. Meron pa akong isang nakita na GL. Guys, puro Shadow Titanium lang ang build. Meron taas ng AP. Bumawi siya sa accessory, sa other stats, sa other collateral tulad ng mga ito. Yan, yung mga kiniklik ko na yan, dyan siya bumawi. Pero ang all set niya, Shadow Titanium lang. Pero ang cons kasi ng Shadow Titanium, guys, kapag pumasok ka ng B3F, mararamdaman mo yung palo ni Tempus. So, yun yung medyo worst case nun. Kung yung nakikita nyo yung build ko ngayon, ayan, basura yan pagka pumasok ka dun. Pero, syempre, uso ang party. Huwag kayong mag-feeling malakas sa B3F. Walang tumatagal dun unless kung halimaw talaga build mo. Pero dito, syempre, tulad yung nasabi ko, community ang kabal. So, pwede kayong mag-invite. Mag-invite kayo for party. So, yun. And last thing is shoutout sa War Gods at dito kay Jolin Cujo. So, thank you sa pagbigay ng time na ma-check yung item niya. So, last view. Ito yung item niya, guys, no? Ayan. Pwede nyong kopyahin. Walang kahirap-hirap. Kopyahin nyo, pwede. So, kanya-kanyang estilo lang ng pagbibuild at saka pagpa-farm. Pero sa kanya, all goods na 10k AP, 11,000 ang DP. So, kung nagbabala ka mag-GL, so, etong mga GL, guys, saludo rin ako dito. Dahil nagsusolo farm to. At ang pakialam, kahit walang party. Dahil may pang ano to, pang resistance to, tsaka survivability. So, yun. And sa mga nag-email pa, ayan, dumadami na naman, PM nyo lang or ilagay nyo dun sa ano, sa title, yung gusto nyo mangyari or papareview ba kayo or meron kayong isa-shoutout, ilagay nyo sa mailbox, guys, tulad nito. Ayan, may mga nakalagay, chat mo, bla bla bla. Ayan, ilagay nyo yung ganyan kasi magre-reply naman ako dyan sooner or later. So, yun lang, and see you on the next video, guys. Bye-bye. See you.